Mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Labis ang sama ng loob ng batang si Jerick sa kanyang inang si Alice dahil nakipagwalay na ito sa kanyang ama. Makalipas kasi ang 7 taong pagsasama ay napagdesisyonan ni Alice na tuldukan na ang relasyon sa asawang si Rigor. Ngunit ito naman ay hindi maunawaan ng anak niyang si Jerick. Kung nag-aaway po kayo ni Papa, ay pwede naman kayong magpati agad. Pwede nyo naman itong pag-usapan para hindi masira ang pamilya natin. Umuwi na po tayo kay tatay dahil nag-iisa na lang po siya sa bahay. Giit naman ni Jerick sa kanyang ina. May mga bagay kasi anak na hindi pa kayang maabot ng isip ng isang batang katulad mo. Huwag kang mag-alala dahil balang araw ay maunawaan mo rin ito. Sa ngayon ay kailangan muna nating masanay na wala ang papa mo sa buhay natin. Paliwanag naman ni Alice sa kanyang anak. Paano na ako ngayon? Wala na akong matatawag na pamilya dahil wala na si Papa sa piling natin. Bakit kasi sarili mo lang iniisip mo, Mama? Pagtangis pa ng bata. Wala nang nagawa pa si Alice kung hindi yakapin na lang ang anak dahil sanabag siya rito. Sa ngayon ay tayong dalawa na muna ang pamilya, anak. Pasensya ka na at kailangan mong maranasan ng ganitong bagay. Saad muli ng ginang. Malaki ang naging pagbabago ni Jerick mula nang lumipat sila ng ina sa isang apartment malayo sa kanyang ama. Madalas itong walang kibo at mapag-isa. Pilit mang inilalapit ni Alice ang kaniyang sarili, ay tila galit pa rin sa kanya ang nag-iisa niyang anak. Makalipas ang ilang buwan ay nabigla si Jerick nang ipakilala ng ina ang bago nitong kasintahan. Jerick, ito nga pala ang tito ni Storm mo. Siya na ang bago kong kasintahan, saad ni Alice sa kanyang anak. Ngunit imbis na makipagkilala ng maayos, ay pagkadismayang ipinakita ng bata. Kung gusto mo palang magkaroon ng bagong karelasyon, ay di sana si Papa na lang ulit para mabuo na tayong pamilya. Kaya sigurado na kipagwalay ka kay Papa dahil mayroon kang ibang lalaki. Ikaw talagang sumira ng pamilya natin, Mama! Umiiyak na sambit ni Jerick sabay pasok sa kanyang silid. Dahil sa pangyayari ay nais na tumulong ni Nestor. Ako lang bahalang kumausap sa anak mo. Baka mamaya kasi ay nangungulila siya sa kalinga ng isang ama. Hindi mo pa rin ba sinasabi sa kanyang katotohanan? Tanong naman ni Nestor sa kasintahan. Hindi pa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Alam kong lalong mabibiyak ang kanyang puso. Tugon naman ni Alice. Pumasok sa silid ni Jerick itong si Nestor para kausapin ang bata. Jerick, alam kong hindi ko kayang palitan sa puso mo ang papa mo. At hindi ko yung gagawin dahil tanggap kong hindi ako ang papa mo. Pero hayaan mo sanang mapunan ko ang puwang na nariyan sa puso mo. Pangako ko sa iyo, hindi ko kayo pababayaan ng mama mo. Wika pa ng Ginoo. Ngunit galit pa rin si Jerick. Hindi siya kumbinsido na mabuting tao ang bagong nobyo ng kanyang ina. Madalas na inihiling ni Jerick sa kanyang ina na nais niyang makausap ang ama. Ngunit maraming dahilan itong si Alice. Napansin tuloy ni Jerick na tuluyan na siyang inilalayo nito sa kanyang ama. Kahit anong gawin mo, Mama, hindi ko pa rin matatanggap yung si Tito Nestor. Si Papa Rigor lang ang tatay ko at siya lang ang kikilalanin kong tatay kailanman. Wika pa ni Jerick sa kanyang ina. Lumipas ang panahon at tuluyan nang nawala ng bisa ang kasal ni Alice sa ama ni Jerick. Tuluyan na rin siyang nagpakasal kay Nestor. Samantala, lalong lumayo tuloy ang loob ni Jerick sa kanyang ina. Ito namang si Nestor ay pilit na nagpapakama kay Jerick. Pinagluluto niya ang mag-ina ng agahan. Hinahatid at sundo niya si Jerick sa eskwela. Handa pa nga itong lumipan sa trabaho para lang makadalo sa mga kaganapang pampamilya ni Jerick sa kanyang paaralan. Mas madalas pa nga na si Nestor ang umaasikaso kay Jerick dahil sa pagkaabala rin ni Alice sa trabaho. Isang araw ay susunduin na sana ni Nestor itong si Jerick sa paaralan nang makita niyang nakikipag-away ang bata. Dali-daling lumabas ng sasakyan itong si Nestor upang awatin ang mga kabataan. Ngunit imbis na magpasalamat itong si Jerick ay siniguan pa niya ang kanyang amain. Huwag kang makialam, hindi naman ikaw ang papa ko. Ikaw ang dahilan, kaya nasira ang pamilya ko. Kaya huwag na huwag mong pilitin ang sarili mo sa akin dahil kahit kailan, hindi ikaw magiging papa ko. Nanggagalating sambit ni Jerick. Tumakbo palayo itong si Jerick at sumakay ng pampublikong sasakyan. Nais niyang magtungo sa kanyang ama.
Agad naman itong sinundan ni Nestor. Pilit mang awatin ni Nestor si Jeric na magtungo sa kanyang ama ay wala na itong nagawa pa. Huwag mo akong pigilan. Gusto kong makita ang papa ko. Alam kong miss na rin niya ako. Pinipigilan mo lang naman ako dahil gusto mong kalimutan ko ng papa ko dahil ang gusto mo, ikaw ang kilalanin kong papa. Hinding-hindi mangyayari yun. Bulyaw pa ng bata. Hindi na nagpapigil itong si Jeric. Kumatok ito sa pinto ng dati nilang bahay at pinagbuksan naman siya ng pinto ng kanyang ama. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi sa'yo ng mama mo na ayaw ko na kayo makita? May bago na akong pamilya. May mga anak na rin ako at hindi na kita kailangan pa. Bumalik ka na sa mama mo at wala kang mapapala sa akin. Hirap na nga akong pagkatasin ng mga anak ko. Tapos ay mangingi ka pa? Lumayas ka! Bulyaw naman ni Rigor. Labis ang sama ng loob ni Jeric. Hindi niya akalain na ganito pala ang tunay na sitwasyon. Nilapitan ni Nestor ang umiiyak na si Jeric upang kalmayin ang kalooban nito. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ng mama mo na magkita pa kayo ng papa mo. Dahil ayaw kanyang masaktan. Pinili ng mama mo na lisanin ang iyong ama dahil hindi na maganda sitwasyon. Bukod sa pamababae, ang papa mo pa ay gumagamit din na pinagbabawal na gamot. Madalas niyang saktan ang iyong mama. Nalaman pa niyang nais kang ipampo ng papa mo para lang sa pera. Kaya naman kinasuhan agad ng mama mo ang papa mo para hindi na siya makalapit pa sa iyo sa pangambang may mangyari sa iyong masama. Pasensya ka na kung hindi ito lahat sinabi sa iyo ng mama mo dahil ayaw kanyang masaktan. Payag ni Nestor kay Jeric. Napayakap na lang si Jeric samain. Sa pagkakataong iyon ay naunawaan na ng bata ang lahat. Mula ng araw na iyon ay hinayaan na ni Jeric si Nestor na tumuyong ama niya. Hindi naman siya binigo ni Nestor dahil sa paglipas ng panahon ay hindi ito nagbago ng pakikitungo at pagmamahal sa kanilang mag-ina. Mabilis na lumipas sa mga taon at ngayon ay ikalawang dekadang anibersaryo na ng kasal ni Nestor at Alice. At upang gawing espesyal ito ay naganda si Jeric ng isang munting salo-salo para sa mga magulang. Iniabot ni Jeric sa kanyang amain ng isang sobre. Ano naman ito anak? Ikaw naman? Nag-abala ka pa? Saad ni Nestor sa binata. Basta, Papa Nestor, buksan mo na lang. Wika naman ni Jeric. Dahan-dahang binuksan ni Nestor ang sobre at nakakita siya ng isang papel. Akala ko naman cheque ang laman, pabirong sambit muli ni Nestor. Ngunit nang mabasa niya ang nilalaman ng kasulatan, ay bigla na lamang napatulo ang kanyang luha. Hiningi ko ang tulong ni Mama para maging legal ng lahat. Simula ngayon ay apelyido niyo na po ang gagamitin ko, Papa. Dahil mula noon pa man, ay kayo nang tumuyong ama para sa akin. Bakit hindi ko pagawing legal, hindi ba? Simula po ngayon, ay kayo na ang legal kong ama. Maraming salamat, Papa Nestor, sa pagmamahal niyo sa akin at kay Mama. Naluluwang sambit pa ni Jeric. Hindi na nakapagsalita itong si Nestor dahil sa labis na kaligayahan. Napayakap na lang siya sa kanyang mag-ina. Hindi niyo lang alam kung anong sayang inihatid niyo sa buhay ko. Kayong kumumpleto sa akin. Kayong mag-ina. Lumuluwang sambit ni Nestor. Tunay ngang wala sa dugo ang pagiging magulang. Pinatunayan ni Nestor na maaari siyang maging isang tunay na ama kahit hindi sa kanya tunay nang galing si Jeric.